Ni sobrang inis ko nga eh. Bakit? Sobrang inis ko nga po. Ano yan? Eh grabe naman ito. Ano nangyari na eh? Ba't ganyan? Ba't ganito? Ba't nasira yung cellphone yun na ano? Ayaw na yata ni mama na ibablog niyo ako kasi nakikita niya yung mga kinakain ko na masasarap, parang ayaw niya eh. Parang sinasabi niya sa akin na mabuti pa ako, kumakain daw ng masarap. Sabi ko, bakit pera ko ba yung pinagbili ko? Sabi nga sa akin ni mama, kung hindi ako nagpa-vlog, wala ka dyan, hindi ka makikilala ng mga putang inang viewers na yan, sabi niya. Ang gagawin mo din naman ako sinungaling eh. Gagawin sinungaling. Naglalakad ka dyan, pabalik-balik, tapos nakapaa. Tapos na gulo-gulo yung buhok. Pinagmamasdan ko po siya dyan sa may bintana. Sabi ko, oh, ano naman, parang para akong ano na, yung may ganyan. Stress. Sabi ko, oh, para akong ganyan na. Sabi ko, naluluha na nga po ako dyan kanina. Welcome back to my YouTube channel, Commander New Marcos. Ay, nandito tayo kay Labuboy. At susunduin natin siya. Parang walang tao ngayon dito. Tao po! Tao po! Si Buboy Nay! Ang ginagawa mo? Sasaing po. Sasaing? Anong ulam nyo? Manok. Ha? Manok po. Manok? Sige, nagluluto. Ba't nakasarado kayo sa ano? Eh, ano po, naglalaro dyan mga bata. Ha? Naglalaro dyan mga bata. Oh, okay. Parang lilipad ng kaldero mo ah. Walang pangkuskus eh. Oo. Walang pangkuskus? Anong ginawa mo kahapon? Hindi ako nakapunta dito. Wala man ma'am. Hindi naman ako nagdantay nga ako. Ah, okay. Sasama ka ngayon? Ang po sana ay ganyan, may problema na naman po dito sa bahay. Lagi naman si mama hindi nakakaintindi. Bakit? Anong problema? Dito po, ano yun? Sabi niya kasi okay lang sa kanya. Oh, anong problema daw po? Na sasama ako sa inyo. Oo. Tapos yun na naman, hindi naman papayag ko alam. Anong sabi niya? Ano po, sabi lang niya, ano, bahala ka sabi niya. Kayo Buboy, kung ano ang decision niyo na ano? Hindi ko nga alam kayo ma'am, babago-bago po isip eh. Ayaw po yata ni mama na maging maayos yung pamumuhay namin, pare-parehas eh. Bakit anong sinasabi niya na naman ngayon? Huwag ka daw sumama? Hindi naman po, wala naman siya sinasabi niya sumama. Sabi niya lang eh, kung siya nga daw ang tatanong, hindi nga daw siya papayag. Bakit daw? Sabi ko bakit naman eh hindi naman ako masamang tao yung sinasamahan. Eh, sobrang inis ko nga eh. Bakit? Sobrang inis ko nga po. Ano yan? Yung cellphone. Eh grabe naman ito. Ano nangyari na eh? Ba't ganyan? Ba't ganito? Ba't nasira yung cellphone yun na ano? Anong problema na yung Maribik? Ba't ganito yung ano nangyayari sa inyo? Ay, sa kanya nyo na lang po tanong yun. Marami ano rin na lagi ko kaya sa mga paliwanag po. Mama, ayaw mo baga maging maayos yung ano natin? Sot mo, ay damit mo na pong i-vlog. May sasabihin din ako, dapat nandito rin si Marco.
Hindi kasi para malaman din nila kung ano yung ganitong gusot kasi ayoko din naman na wala tayong ano. Kami-kami lang po. Siguro, ma'am. Eh, ayaw na yata ni mama na ibablog niyo ako. Kasi nakikita niya yung mga kinakain ko na masasarap. Parang ayaw niya eh. Parang sinasabi niya sa akin na mabuti. Mabuti pa ako. Kumakain daw ng masarap. Sabi ko, bakit pera ko ba yung pinangbili ko? Hindi ganyan ang katulihan niyo. Anong iba, inay? Ano daw yung iba? Hindi ko naman siya inaano, ma'am. Pinapasama. Hindi ko naman siya inaano, inapapasamain. Oo. Bang dyan na. Nagsasabi ka lang naman ng totoo, di ba? Wala naman tayong ano dyan. Parang ayaw naman kasi ni mama na maging maayos talaga yung ano eh. Pero ang decision, nasa sa'yo pa din, Buboy. Nasa akin po eh, kaya lang eh, ganyan nga siya. Tapos sabi niya, dapat na andyan si Marcos. Anong problema? Bakit, ano, kailangan na andyan yung mister ko eh. Ako naman yung, ano, ako naman yung may beneficiary sa inyo, hindi si Marcos. Ano daw yung problema? Hindi ko po alam kay mama. Dito ka na eh, kausapin kita. Paano ma-solusyon yung problema nyo ni Buboy kung ganyan? Yeah, pinapakiusapan ko po siya. Sabi ko, mama, parang awa mo na na ano, payagan mo naman ako magtrabaho para maging maayos naman tayo. Hindi yung lagi tayong ano dito. Sabi ko, para tayo laging kawawa dito. Oh, andyan na si Marcos. Babe! Babe! Dito ka? Bakit? Hindi ko alam. Kausapin daw tayo ni Nanay Maribik ay. Hindi ko alam bakit ano. Ano yun? Nanay Maribik, dito na at may hilakad pa po kami. Sira-sira yung cellphone nila. Ha? Bakit anong nangyari? Hindi ka din alam. Ayaw, parang ayaw na nga, ayaw ni mama na, ayaw lang ni mama i-vlog ako. Bakit? Anong nangyari? Ayaw po, alam ni mama. Ano bang naging, ano yung problema niyo? Ano naging problema na ni Maribik? Yung pagsama namin kay Buboy Nay, wala naman problema dun. Yung mga kinakain niya, kung ano lang naman po yung ma-share namin na pagkain din namin. Alam naman, kakain kami ng medyo masarap. Eh si Buboy, pakainin namin ng toyo. Alam pati ni Buboy yun? Kung anong trato natin sa kanya? Hindi dun sa trato. Parang yung nagsasabi yata si Nanay Maribik na buti pa ikaw, kumakain ka ng masarap kami dito. Eh siyempre, nasa trabaho si Buboy ay. Oo. Nagtatrabaho. Siyempre. Wala akong sinasabing ganun. Eh, bahala si Buboy kung yan. Ayun, mainom na sinabi ko sa'yo. Ay, sinabi ko sa'yo yan? Talaga naman po, sabi ko sa'yo. Kaya nga sabi ko yan, pagdating nila mamal mga bukas, kung ano, sabihin ko na lang na hindi na ako magpapa-vlog. Sayang naman yung mga blessing na pwede pang dumating sa inyo. Sabi ko nga po ay ganda na lang ano natin, tinutulungan tayo ng mga tao tapos ano, yung... Hindi, kasi iba nung una, ang dami nang tapos may nagsasabi ka na ano dyan sa akin na ganyan sa inyo. Huwag nga yung katulong dyan, kinausap ko rin naman na kung ano-ano sinusumbong mo kay ma'am na hindi naman totoo. Kung saan ninyo ako nakikita, ako'y nagiinom na suray-suray dyan. Sinong katulong po? Nagbabay sa class. Hindi man siya nagsabi sa akin.
Tinanong ko kaya yung sinasabi ni Buboy na nagbabayad tapos na nagsusumbong. Oh. Na, hindi lang siya ang nagsumbong sa akin, Nay. Hindi lang siya ang nagsabi sa akin. Madaming nagchat-chat sa akin. Nagsabi man yun, pero ayaw niya magsalita ng iba pang ano. Basta ikaw na lang ano, sabi niya. Pero may nag-contact pa sa akin na ano, kapitbahay din. Malapit din dito sa inyo. Hindi. Ito yun, Nanay. Umpisa pa lang po. Noong una pa lang, nung nagbablog dito sa Alma, nandun kami sa labas. Yung pinagkakautangan niya ng mga tao dito, kinakausap ako, ako yung sinisingil nga. Eh, ang sabi nila, sabi ko na po ba mga nakuha sa inyo? Minsan, sabi nila, may utang na alak. Sabi ko, sino po ba nag-iinom? Eh, sila doon, siguro sa taas. Nag-iinom, sabi nila. Kaya doon pa lang, alam ko na nag-iinom kayo, pero hindi na nga lang namin yung pinansin kasi sabi namin eh, kayo naman ang may ano nun, kayo naman ang may decision sa buhay niyo. Kung mag-inom kayo, eh, decision nyo yun. Kung gusto nyo mag-inom, labas na kami dun. Kaso nga lang sa amin, bilang tumutulong, gusto din namin na kung makakasama sa inyo yun, eh, susubukan namin sabihan kayo, baka mabago, ganun lang naman. Kung mag-uutang ng anak, wala kami inuutang. Kaya nga, sabi ni Nubi sa akin na kausapin mo rin kung sino yung ano. At ako yung ngayon yung idadamay. Sabi ko, hindi ka namin idinadamay. Kasi yun lang ang sinabi sa akin ni Buboy. Ikaw naman, alam ko, araw-araw kang wala. Paano mo masasabi? Paano mo ko makikita ang ganyan? Na halos ako magsuray-suray dyan naman. Ano naman kayo? Niniisin ko nga, wala akong pera para mag-inom pa. Magsuray-suray pa ako sa kalalakad ko. At nakapag-chat niya ako, sabi ko sa kanila, oo, sinabi ko kayo mga alam, nag-chat ako nun. Pero hindi naman akong ganyan suray-suray na ano, na halos araw-araw, anong araw-araw ang i-anop sa ano, susuport ako ng alak na araw-araw. Kaya nga ako, hindi napirmi dito sa bahay, doon nga ako napipirmi sa bayan, dahil umiiwas lang ako sa inyo. Para hindi ko na, hindi nyo na ako palagi nakikita dito. Na halos nasa akin na lahat ang tingin nyo kung anong ginagawa ko. Kaya nga doon na lang ako nagpipiro. Tapos nakakarating pa sa akin yung mga sumbong na gayaan. Aba, magsumbong kayo yung tama. Ako naman, kinachat ko nga yan kay ma'am. Oo, naamin ko naman. Nag-inom ako isang beses, pero taga Bulacan, mga ano yun. Taga hanga ni Bubik ako, nag-aakit. Siyempre, pinakisamahan ko. Tapos sasabihin niyo sa akin, magsumbong kayo doon na ano, nakikita ninyo ko na suray-suray. Ano din kasi, Nay, nakaano din po ako sa mga pinagsasabi mo sa akin nung nasa Isabela. Halos araw-araw mo akong inaaway, di ko lang ito nilabas sa social media kasi ayaw kong masira ka. Kasi ako naman yung taong nakakaintindi sa kagaya niyo po. Yung mga pinagsasabi mong gusto kong suloyin si Buboy, grabing below the belt yun, Nay. May asawa ako, kasakasama ko. Ang sakit yun, Nay. Sa totoo lang. Yung sabihin mong sinusolo ko si Buboy, gusto kong suloyin, ganito, ganyan. Gusto nyong kayo lang magkakasama. Na hindi kasi pwedeng, tingnan nyo nga kung may mga kaedaran kaming kasama namin. Kasama namin, mama ni Mike. Mama namin yun, ay magulang namin yun. Ang trabaho ni Buboy is trabaho. Walang iba. Hindi yung pagsasabihan mo ako ng mga below the belt. Tapos malalaman ko, ganyan, nag-iinom ka, tapos sinisigaw-sigawan mo kami na wala ka ng makain, eh nag-gikas kami, nag-iwan kami ng allowance mo po dito. Ano pa yung ano, dapat naman, kung ano na yung mga ibang pangangailangan nyo, at dati naman, wala naman pong nag-aalalay, diba? Wala naman po kami dati dito, diba? Dapat, huwag nyo na pong isigaw sa amin o murahin kami sa cellphone. Kasi sinasabi mo mas masarap yung kinakain ni Buboy kaysa sa inyo dito. Ang kinakain nga doon ni Buboy, gulay. Oh, gulay nga lang na may bago ang inuulam niyan. Kung nagbablog man kami na lumabas kami, kumakain kami sa labas, natural lang yun, Nay. Reward yun ni Buboy, reward din namin sa sarili namin. Si Buboy, na-stress at lahat ng chat mo, pinapabasa ko, in-screenshot ko lahat yun. Kaya nga po, alam ko yan. Pinasabi naman yun.
kaya nga. Magkakaganon. Ano ba nang pag-usapan niyo, boy? Sabi ko nga, sabi nga sa akin ni mama, kung hindi ako nagpa-vlog, wala ka dyan. Hindi ka makikilala ng mga putang inang viewers na yan. Sabi ko, mama, aba, anak mo, baga ako pa ako. Bakit ka ako nag-iisip mo ng ganyan sa akin? Sabi, hindi naman ako ang binablog ninyo. Ikaw na lang naman. Sabi ko, bakit gusto mo ba lagi ka ibablog? Sabi ko, yan, bibili tayo isang cellphone, tututukan kita lagi ng camera. Sabi ko sa kanya, na ano po ako eh. Pinag-usapan ko naman siya, mama, hindi mo ba ako alam na yung ginagawa nilang tulong sa atin at yung ginagawa kong pagkatrabaho sa kanila, ipapara, na binibigyan tayo ng blessing nila. Meron din naman kayo, sabi ko. Mama ka na lang. Yun po ang sabi ko, hindi naman kayo binabaliwala. Binabaliwala ko daw sila eh. Tsaka Nanay Maribik, ang dapat na pinapakita mo po ay masaya ka kay Buboy. Kasi anak niyo po yan, ay kung ano yung maging tagumpay ng anak mo, dapat tagumpay mo na din. Masaya. Eh, sabi niya po ni Mama ay, ano nga daw, sabi, kagabi nga, pinapalayas niya nga ako. Sabi niya, lumayas ka na, sumama ka na doon, kailangan. Sa madaling salita po ba, Nanay Maribik, ayaw mo siyang sumasama sa amin? Kaya nga po tinatanong ko siya ngayon bago kayo dumating. Sabi ko, mama, ayaw mo ba ako sumama sa kanila? Sabihin mo na at kung yun ang gusto mo, ay rerespetuhin ko yung gusto mo dito ko sa bahay. Pero ikaw magpalamon, magano, eh, hindi ako magtatrabaho dyan, sabi ko sa kanya. Mm-hmm. Hindi ako magagawa, hindi ako kahit mo yung mag-alok sa akin magtrabaho dyan. Hindi ako magtatrabaho, ikaw mag-ano sa akin, mama. Ayaw mo lang din naman ako pagtrabahuin. Hindi, sige. Dito na lang ako. Tatambay na lang ako dito. Yun po ang sabi ko sa kanya. Parang ito si Rans. Nasama ito sa amin kasi nagtatrabaho, cameraman. Si Buboy, gusto din namin bigyan ng trabaho. Hindi para kung ano, gusto namin siyang bigyan ng trabaho na sumama sa amin. Sa totoo lang, kumpleto na kami ay. Okay na kami, kaya naman namin. Kaso nga lang, gusto namin si Buboy magkaroon ng income din para sa inyo. Naawa kami kasi on-off yung trabaho dito ay. Ang pagtatrabaho kasi sa bukid, hindi yan araw-araw. Kung parang kasama siya sa amin, kahit paano, ibig sabihin araw-araw siya may kinikita. Okay, di kung ang trabaho niya sa amin, katulad ni Rans, kung may bubuhatin ng bigas, bubuhat ng bigas. Kung kailangang kamerahan, hawak ng kamera, yun ang trabaho niya. Hindi para kung magpasarap sa buhay, kumain ng masasarap. Kung kumain man kami, nakasama si Buboy, yun ay bilang reward sa sarili namin na nagpakapagod din kami sa ganito, sa ganyan. At yung kikitain naman ni Buboy, doon naman kayo kakain ng masarap. Ganun lang naman yun. Yung binigay niyo ni Imam Alma, ayun po ay... Gusto mo naman na ni Maribik, ikaw ang magtrabaho sa amin. Ikaw ang maging ano, tagabuhat at si Buboy dito. Sabi ko nga po sa kanya, sabi ko, mama, kung gusto mo, palit tayo. Ako dito sa bahay, kasama ko si Vincent. Ikaw na lang doon kila Mama Alma para ikaw mag-cameraman. Sabi ko sa kanya, para lagi niyo silang kasama. Yung binigay nga po sa akin ni Mama Alma na ano ay, sa totoo lang, nagbayad po ako ng utang sa tindahan. Nagbayad ako kay Lula Tisi kasi yung may utang din si Mama. Yung natira, po, yan, binilihan ko yung kapatid ko na ng damit, chinelas, si mama, chinelas din, binilihan ko rin siya ng chinelas. Yung sa akin, isa rin, chinelas po. Tapos nagbili kami ng ulam, manok. Kayo, nasa sa inyong decision, pag anong wala naman problema sa amin, di ba? Kaya naman namin. Sa totoo nga lang, kaya talaga namin. Mm-hmm. Kaya namin. Okay kami. Kaso nga lang, si Buboy, parang gusto lang din namin bigyan ng trabaho. Oo, kasi sa kanya kami naawa na sa kalagayan kasi niya dito, ito, nagsasabi. Magdadating ang oras magpapamilya po ito. Anong ibubuhay niya sa pamilya kung wala man lang naitabi, wala man lang naipon, wala man lang ano? Sa sarili niya. Sa sarili niya pa lang na, tingnan nyo, binata siyang tao, halos yung... Itura niya, may limang anak na doon po kami naawa kay Buboy na gusto din namin maranasan niya yung mga halos hindi niya naranasan nung lumaki hanggang ngayon na ano. Sabi ko nga po kay mama, kung
kung hindi ka ako naawa sa akin na, na mas gusto mo ka ako na nakikita ko na nakikipagtrabaho siya sa dalawan, bahala ka, mama. Ayun, sabi ko. Tsaka ano, dapat si Buboy eh, sa edad niya eh, may sarili ng desisyon. Ang magulang, ang lugar ng magulang sa edad ni Buboy, Tagapayo lang. Pero ang huling desisyon nasa anak pa rin. Ganyan kasi mga magulang ko ay tatay ko, nanay ko, ganyan din. Na, nandiyan lang sila para magpayo, pero ang huling desisyon nasa iyo pa din kung gagituloy mo o hindi. Ganyan kasi yun ay. Kasi ako, plano ko nga Buboy na ano, sabi ko kung mag-start ka na magsahod, pwera yung sinahod mo noon ng karan, yung binigay namin tulong sa iyo. Sa, nag-uusap kami ni kuya mo na sabi maganda may motor din si Buboy na parang si Rans na makakuha ng sarili mong motor. Pero parang grabe naman yan. Ba't anong nangyari sa cellphone na yan? Yung binili nyo na yan na cellphone? Nasaan? Nasaan na? Andito. Sinasa po ko yan. Oh. Bakit binasa mo na eh? Oh, nagdurog niyan kasi sa lahat ng mga chat nandiyan ayaw kong maanuhan pa. Hindi po, hindi kaya po. Kaya dinurog-durog ko yan kagabi dyan na. Hindi po siya nandiyan. Po ako, sobrang galit na galit na ako kagabi. Ayaw ko naman si mama ay masaktan ko. Ako ang nagbasag. Kaya yan po yan. Ngayon ko yan. Kinuha ko to, itinards ko, kinuha ko to. Kaso nagis ko to. At, pero may din naman namin to pinag-aawa yan. Kasi hiramin ko, ang dami niya sinasabi. Kaso hindi ako pwedeng umawak niyan, kaso hindi ako pwedeng mag-Facebook. Kaya nainis na rin po ako, inano ko na. Sabi ko, bahala na. Wala rin naman ka ako, hindi rin naman ka ako nagkakasundo sa... But pinagbawalan mo mag-Facebook si Buboy Nay? May something ba? May problema sa pag-Facebook? Hindi ko po yan pinagbabawalan. Yan naman lang, hindi ko pinagbabawalan na ano. Kaya pag ako nag-online, gusto niya, sorry na mag- minsan binibigay ko na lang sa kanya. Eh, but anong naging problema? Ba't sinasabi ni Buboy na ayaw niya mag-Facebook? Nasa kanyang Facebook niya. Siya ang maano. Hindi ako nag-ano ang Facebook niya. Yung unang baga mama, ayaw mo pa ano sa akin pag yung Facebook ko. Oo, aminado ko nung una. Wala pa nagbablog sa atin. Oo, ayaw ko. Pero nitong nagmablog, eh, kailangan mo, lagi, ikaw lagi may ano yan. Oh, pero nagagalit ka pag nag-chat, pero, pag kami, ano, ano, pag may, ako, pag may nag-chat dyan. Ko, lahat ang kasalanan ko. Okay. Sabi mo, ano? Sabi mo, mag-aaral ka, in-enroll kita. Tanong lang, tanong yung teacher. Anong sagot mo? Hindi na. Wala pa naman July. Wala hindi ka pa naman na mag-aaral. July. Yan ang lagi mo sinasabi. Sinabi ko kasi nahihirapan ako sa ano natin mama. Lagi mo kong inaano. Sabi ko, hindi ako uuwi dyan pag lagi mo kong inihigpitan. Sino makakapag-aral ng maayos niyan mama pag gaganon? Di kasi makapag-concentrate na yun din yung sabi niya sa akin nung nag-uusap kami. Kahit ikaw po mama. Ako yung nanay, ganyan ang kita. Makapag-aral ka ba ng maayos niyan? May iniisip ka na bakit yung magulang mo ganun? Tsaka may matanda na po ito si Buboy. Yan niyo po siyang mag-desisyon din sa buhay niya. Payuhan niyo lang. Eh, sabi ko nga po. Ganun kasi ang magulang. Dito naman din ako. Okay. Ako nga, pagka-graduate ko ng kolehiyo, ilang taon pa lang ako, 16 pa lang yata ako, nagsariling buhay na ako, nagtrabaho na ako. Dito din naman po ako uuwi. Wala naman akong kapamilya dito ang iba, kundi si mama, at saka yung kapatid ko. May pamilya na rin naman yun, may asawa yun. Siyempre, dito rin pa rin naman po uuwi sa bahay na to. Hindi po yata maitindihan ni mama eh. Napanin ko kayo muna eh. Nataga po yan. Nataga po yan. Pagsibak ko ng kahoy. Sibak yan ng kahoy. Nataga. Anong yan? Namat. Ano po yan? Ano po yan? Nagsibak kahapon. Lumaplis yung ang nataga niya. Sarili niya. Sa akin po. Kung sa mahal ko, ang magulang ko, mahal ko talaga ang magulang ko. Dahil magulang ko. Kung wala yan. Wala po ako. Ay...
problema eh, hindi po ako na ano ni mama, parang hindi naman siya naawa sa akin. Mas gusto niya ata niya yung laging pagkakatapos mag, ano, mag trabaho siguro, ang gusto niya yung makatulala lang kami dyan. Pare-pares kayo niyan magtitis ng gutom kung walang kikilos. Kaya nga po, sabi ko mama, tatlo na lang tayo dito. Hindi mo baka ako pwedeng magtulungan tayo. At si Vincent, di pa naman niya pwedeng magtrabaho. Ayan ay, pwede yan, iwan-iwanan lang yan dito, pero hindi yan pwedeng pagtrabahuin pa kasi bata pa. Sabi ko po kay mama, kung gusto mo mama, magtulungan tayo. Magtatrabaho ko sa kanila kay Sir Marco, ikaw dito, kung anong trabaho na kaya mo, magtrabaho ka rin. At least, may income ako, mayroon ka rin. Pares tayo na ano, hindi tayo na may problema. Diba nung kakarating natin, okay naman si Nanay Maribik, diba? Sabi niya nga, sumama ka na ako, maglabas sa tabi mo. Yun nga po ang sinabi niya sa akin. Tapos, nakakita ko po sa isang, sa padalawang araw pa lang yata, pangatlong araw ko ngayon, galing tayong iba sa Isabela. Ay, nakikita ko naman si Mama, na sabi ko, parang nagbabago na nga si Mama, na yung mabait na siya. Kasi kinausap ko siya, mama, sabi ko, hindi ako uuwi dyan pag hindi ka nagbago, mama, sabi ko. Yun po yung sinabi ko. Ay, sabi niya magbabago nga daw siya, kaya nung padalawang araw ko dito. Paano ka naman hindi mainis, ma'am? Konting salita ng pagkakamali, wala ka talagang pagbabago, wala ka talagang ano. Oo, sinabi ko yan kasi hindi mo. Paano pa hindi, araw-araw, hindi mo naman pinipilit ko. Hindi mo naman umiiwas lang ako. Ganyan lagi. Ano daw yung hindi mo ipagbago na, ano ba yung mga ginagawa niya, buboy, na hindi niya pinagbabago? Yung bali niya po. Yung ganyan siya. Magagalitin, ganyan. Tapos madaling magalit, high blood, tapos mahigpit. Yun lang po. Yun lang naman po hinihiling ko sa kanya. Kahit kung nandito nga po nung binablog mo kami, yun po talaga hinihiling ko sa kanya. Sabi naman niya, oo. Kaya nga po sabi ko sa kanya, kung alam ko lang mama, hindi na sana pumuwi. Nagpaiwan na lang sana ako doon sa, ano, sa Isabela. Sa totoo lang, Nay, oo, sinasabi ni Buboy yan, na gusto niya. Alam ko nga po, sinabi niyo rin naman yan sa akin eh. Oo, sabi niyo. Hindi na uuwi dyan si Buboy kasi gano'n. Alam ko naman yung, lahat naman eh, nandyan sa chat niya. Oo, Nay, kasi sabi ni Buboy, gusto na niyang magpaiwan at ganyan nga kayo. Grabing higpit niyo sa kanya, parang wala kasi siyang. Ako, ma'am, sa totoo, hindi ko siya nasasagot. Pero napipilitan na akong sumagot kasi nainis na ako eh. Hindi naman lahat ng tao ay hindi naririndi. Eh, minsan naririndi rin. Lalo pag yung mga sinasabi ay mga hindi na maganda. Yun po ang ano ko. Kaya ilang beses narindi ako, sinagot ko si mama, sabi ko, ano ba naman yan mama? Ginagawa mo talaga akong ano, bata, sabi ko. Tanungin ko si Nanay Maribik ngayon, Nay Maribik, may nararamdaman ka ba sa sarili mo? Ha? Anong nararamdaman mo sa sarili mo? Pwede ka namin pa-check up po. Anytime pwede ka namin ipa-check para mabigyan ka ng ano ng doktor. Makakatulong sa iyo. O makakatulong sa iyo kasi yung mga ibang magulang hindi po ganyan. Kaano sa anak, baka may nararamdaman kayo, syempre yung mga pinagdaanan yung problema. Mahirap 'yan. Gusto niyo magpa-check up? Huwag na natin isa lang isa, baka. Yan. Kung sa isipin kung sa problema dami na. Pero huwag na lang. Nahihirap isa-isa yun. Kasi isihirapan ng lahat yun. Kaya nga, Nay, pa-checkupan na lang ikaw, Nay. Para oo. May mainom kang gamot. Pampakalma. Oo. Ano sa media yung ano, hindi kasi, karapat-dapat na sabihin pa. Bakit? Ano ba sasabihin mo? Ano yun, Nay? Open naman lahat ng ano. Maintindihan naman nila both side kung ano yung ipapaliwanag mo sa social media, hindi yung... Kasi po kanina umaga. Maga-maga pa. Naglalakad ka dyan, pabalik-balik, tapos nakapaa. Tapos na gulo-gulo yung buhok. Pinagmamasdan ko po siya dyan, sa may bintana. Sabi ko, oh, ano naman yung parang
para akong ano na, yung may ganyan. Stress. Sabi ko, para akong ganyan na. Sabi ko, naluluha na nga po ako dyan kanina. Kaya tinawag ko siya, sabi ko, pinapasok ko dito, kinausap ko siya. Kinakausap ko siya, sabi ko, ano bang gusto mo, mama? Anong nangyari sa'yo? Anong gusto mo ka ako? Sabi niya, wala naman, hindi naman siya nagsasalita. Hindi naman po siya nagsasalita. Eh, umiiyak lang din naman po siya. Sabi ko, gusto mo ba ka kung mahampas ka ng hangin, matuluyan ka, na magkaganyan ka? Sabi po, ito mo yung, eh, kanina po maraming tao dyan. Sabi, ano, Kabutog na po, walang tao dyan. Nandun, nag-aayos baga ng motor sila, ano? Nakahiga ako sa duyan, walang tao dyan. Magpapalakad-lakad ka dyan, mama, pinagmamasdan kita. Tulog ka, paano mo makikita? Ito pinagmamasdan kita, lumabas nga ako, naghanap pa nga ako ng kape. Kailan ka, ngayon ko na lang nagising. Anong ngayon nagising, kanina pa kita kinakausap, mama? Ngayon ka na lang, naghanap ng kape na sa ano, sabi. Grabe ka naman, pati ako gagawin mong ano ay. Gagawin mo din naman ako sinungaling eh. Gagawin sinungaling? Kagigising mo lamang. Kinakausap nga sabi mo, oh, ano kape? Anong ginagawa mo dyan, kape? Oh. Kinakausap nga ba? Saluyan ako, buboy. Hindi, totoo po yun sa akin. Talaga na. Huwag mong babalik ka rin ano, totoo na. Ginagawa mo naman akong ano. Eh, bakit hindi? Nagpalakad-lakad ka nga dyan, no? Na yun na nga lang yan, hindi umaga. Kanina umaga baga? Maga alas 7 yata yun. Kagigising mo lang ng alas 10. Okay, nanay, kalma muna. Upo ka muna. Upo, tatanungin ko kung gusto mo magpa-check up. Papa-check up ka namin para makapag-ano ka. Ayaw mo? Para mapaayos yung ano mo, yung mga nararamdaman mo. Wala akong pambayad sa inyo, wala akong pang-ano. Kaya nga tutulungan. Sabi nga nila na marami siyang problema. Ako, marami. Nandito lahat yan. Boss, lahat yan. Pinamaintindihan. Kaya nga maganda makainom ka ng pampakalma sa sarili mo na huwag mag-isip ganito ganyan, nay. Malaking tulong sa iyo yun. Mahihirap. Lagi nga imidya. May masama, may mabuti, may hindi karapat dapat. Ayaw ko. Hindi ko yata kakayanin na mag-ano ng isang tao na wala namang ano. Mas maganda pang kem-kemin mo eh. Kem-kemin. Ito mo na lang sa ano. Sarili mo na lang. Sa ibol, karami sa iba. Eh, pwede naman natin na naipag-usapan ng walang camera. Papatayin natin ang camera. Sabihin mo sa amin. Wala pong problema naman. Hindi naman kailangan lahat i-captured ng camera. Pwede naman natin patayin ito. Pag-usapan natin para malaman namin kung ano yung kailangan mong tulong na may bibigyan namin sa iyo. O, napatayin ko yung camera, Nay. Pag-usapan natin. Para kung ano yung mga gusto mong sabihin, kagaya nung sinasabi mo na nasa Isabela kami na may dapat kaming malaman, baka pwede mong sabihin sa amin ng walang camera. Oh, ngayon na yung sinasabi mo, Nay, na nandito na kami. Sabi mo, madami kang gustong ikwento sa amin. Pwede naman natin walang camera yan, Nanay. Kung willing ka. Nanay Maribik. I-open mo sa amin. Patayin natin yung camera. Nay. Okay, mas mahirap yan pag nasa dibdib mo lang yan. Dapat eh may labas mo yan. Kasi dyan talaga ang magpapa-stress sa iyo pag sinusulo mo. Natanong ko din naman ko yan. Hindi niya sinasabi. Hindi dapat ngayon open mo sa anak mo para kung matulungan ka din ng anak mo. Pwede niyang sabihin sa amin. Nagagalit pa nga po sa akin, ma'am. Tapos, yun nga, yung sabi nga niya sa kagabi. Sabi niya, kagagaling mo lang sa Isabela eh. Kasama ka na naman nila sa ano. Sabi ko, siyempre, natural ka ako. Ayun ang trabaho ko sa kanila at saka bibigyan naman nila ako ng sahod. Ikaw ba mama na ang isang tao ay papasahuran ka, papaig ba yun ng wala kang ginagawa? Sabi ko, di ba hindi? Sabi ko, natural, ayun ang trabaho nila. Ang trabaho ko ay sumama sa kanila, mag-camera kung kinakailangan. Eh, yun ang gagawin ko, kako. Yun ang sabi ko po sa kanya. Parang iniisip niya kasi ay
bakit ako na lang daw palagi ang nakikita sa ano? Hindi na siya na camera. Sinabi mo naman. Sinabi mo naman talaga. Sinabi naman talaga mama. Kaya nga sabi ko, sige, kung ganyan pala mama, na parang ako. Magsiselos na rin naman si mama ay na hindi na siya na dumablog. Eh sabi ko, kung ayaw mo kong ipoblog, di hindi na ako magpapoblog. Yan yung sabi ko kung saan niya. Ikaw na ang bida. Ba? Hindi ako bida. Ikaw na ang ano? Wala akong magagawa dyan sa mga ganyang katwiran mo. Dapat mapacheck up natin yung nanay mo. Eh, kahit nga po ako, pinagsabihan ko na yan. Sinabihan nga po niya ako na ano. Ano, kung may sakit? Hindi kasi sa may sakit lang na yung check-up na yun. Ako nga, naman. Si ano nga, pampakalma yun, Nay. Kasi kung may stress ka sa katawan, matatanggal yun ng gamot. Yung ganyan, parang... Ako nga, gusto ako ipa-check-up nito ni Commander at minsan madali din ako magalit noon. Oo, kasi may mga gamot po sa ganun. Kapag kasi madali kang magalit, ibig sabihin nun, meron ka ng stress, ganun, maaaring stress ka, depressed ka. Pag pina-check up ka, mabibigyan ka ng gamot na magpapakalma sa iyo para hindi mo na maging attitude yung laging magagalitin. Oo, makakokontrol mo na yung sarili mong katawan, hindi yung pag-iisip. Ako nga pinapa-check up nito. Nung talagang time na parang ang bilis uminit ng ulo. Oo, yun yung sinasabi ko sa kanya na ano. Kasi yung pagpapagamot ng ganyan ay nagagamot yan. Tapos magiging maganda na yung relasyon nyo bilang mag-ina. Ma-advise naman ngayon, paper may dito, ma'am. Hindi na. Wala na yan. Lalayas siya. Tingnan nyo po. Ganyan ang sinasabi niya sa akin. Hindi ang paper may dito. Ano po ba, nanay, yung ano mo kay Buboy? Bakit ayaw mo siyang laging nandito lang? Hindi ka binabaliwala ni Buboy Nay, ha? Ako nag-a-advise sa kanya na mamahalin ka pa ng ano, hindi yung ano't mag-isa ka ng magulang. Sabi nga po eh, sabi nga niya ay iniwan na nga ako ng mga ibang anak ko tsaka yung ano, asawa ko, tapos iiwan mo pa rin ako yung kung ano niya. Sabi, wala kayong ano, wala kayong kwenta, ano niya sabi. Grabe naman. Tapos yung damit ko kagabi, pinagkahagis niya, pinagano niya. May mga putik yun. Ano ko, kung yun ang ginaganyan, mama, pinapalayas na niya ako. Meron pa nga doon lang ka. Bukas na lang yun. Nainis na po ako kagabi, kaya na, nabasag na yung cellphone na yun eh. Gawa nung pagkatapon yun ng mga damit ko. Ay, ito. Tapos, ginaganyan niya ako doon sa ano. Sabi niya ay, umalis na ako, lumayas na ako. Anong ginaganyan? Tinatadyakan ka niya? Hindi naman po ginaganyan. Umalis ka na. Umalis ka na, sabi niya. Umalis ka na, sabi niya. Huwag ka nang bumalik. Ito. Umiyak na nga lang po ko nung kagabi, tapos sobrang inis ko po. Nakita ko yung cellphone. Ayun. Yun na lang inano ko, kaysa iano ko sa kanya. Kaysa itulak. Last viewers mo yan. Kaysa itulak. Ang sabihin mo lahat ang kagadahan ko, ang kasamaan ko. Ba, hindi kita pinapasama, mama? Sabihin mo nga lahat, totoong ka naman, di ba? Totoong tao ka. Sabihin mo lahat yan. Hindi kita pinapasama, mama. Gusto ko nga mapaayos ka eh. Paayos? Anong paayos yan? Lahat sinasabi mo na. Anong sinasabi? Huwag mo kong antayin magsalita. Ayaw ko lang magsalita. Magsalita ka. Sige. Ano? Sasabihin ko na. Ano ka? Anong sasabihin mo? Para matuluyan na. Ano yun, Nay? Ay, sabi mo, pinapasama ka. Tinatanong ko pa nga kung gusto mong check up, ayaw mo. Ano mo pa check up tayo, Nay? Ha? Totoo na mo tayo. Masabi mo muna kay Nanay Marbi kung gusto mo sabihin. Ano po ba yun, Nanay? Yung sabi mo gusto mo sabihin. Ano yun? May camera tayo. Sabihin mo na kung ano-ano yung gusto mo sabihin.
Meron at meron niya kasi sinasabi ni nanay ko ulit-ulit eh. Kaya lang may mga sabihin. Ano yun? Ayun, sasabihin mo na eh. Sabihin niya kung anong gusto niya sabihin. Kung kaya niya kung siraan. Hindi sa sisiraan. Ikaw nga lang ninira. Kung hindi kita sinisiraan, ano ba sinisira ko? Totoo naman kasi na inagis mo yung mga damit kagabi. Saan ko hinagis si Buboy? Diyan, sa loob. Dito naman sa labas. Dito sa muka. Hindi naman sa labas, diba? Inagis mo sa mukha ko. Hindi naman sa mukha. Hindi naman sa mukha. Diyan ang ina. Alam ko yun. Dito lang yan sa sahig, hindi sa mukha. Dito ka kasi, mama. Ano yun, Nay? Sabihin mo sa akin. Ano yung ano? Ano yung problema? Sabi yung problema at ano, baka masolusyonan natin yan. Para mailabas mo yung kinikim-kim mo. Ano yun? Ano yun, Nay Maribik? Anong kinikim-kim mo na yan, pwede mong ilabas, i-sabihin sa akin ngayon. Ano po yan? Ano yun? Para alam din namin kung ano yun. Ha? Ang ganda na ng bahay nyo, tapos ganito naman na yun. Oo. Mapaayos pa yung ano nyo. Mas madami pang opportunity ang maibibigay kay Buboy. Pagsuportahan mo sa mga ano niya, plano niya sa buhay. Tas ikaw, di ba? Inooperan kitang ipa-check up kita. Ako naman ang bahala lahat dun. Wala ka naman gagastusin dun. Ako man ang bahala sa ano mo, maging gamot mo, vitamins kung kailangan. Ano, Nay? Payag ka? Bukas magpa-ano ka? Magpa-check up ka? Anong decision mo? Mapa-check up ka? Matanggal yung ano ganyan na stress na nararamdaman mo. Galit pa kayo sa akin? Hindi. Hindi ako galit. Basta magsabi kayo ng totoo sa akin. Hindi naman ano. Huwag yung pag-iisipan mo ako ng masama kay Buboy. Na kung gusto niya magtrabaho, hayaan mo lang. Para sa inyo naman po yun. Kasi pipigilan mo na andito nga. Ba't naman ako magagalit sa iyo? Basta magsasabi lang kayo ng totoo lagi. Yung siyempre, intindihin nyo din yung side ni Buboy. Kawawa yan na yung. Ngayon nyo na lang nakasama. Siyempre, pagbigyan nyo din kung ano yung mga gusto niyang gawin sa inyo. Tulungan kayo. Diba? Nahawa nga ako, ma'am. Kasi, ito na, wala akong maibigay sa kanya. Wala akong... Di naman na kailangan, Nay, na ikaw magtrabaho para sa kanya at malaki na siya. Siya na yung, ano, magbibigay ng ginhawa sa inyo. Hindi yung ikaw yung magbibigay ng, ano, ha? Mainit. Buksan natin ito.
Papa-check up kita, no? Ako sabihin ko yung doctor na ano sa iyo. Mag-check para ano, magiging okay yung pakiramdam mo. Kung ano man yung mga nanggugulo sa isipan mo, kung ano yung ano mangyari kay Buboy, ganito ganyan, iiwan ako. Mahal ko naman po yan, anak ko. Ano ko yan? Oo, mahal mo nga, nay. Pero ano, dapat mahigpit na yata ako mo. Ha? Mahigpit na yata ako. Masama na yata. Ayun nga po ang ano ay napapansin sa inyo, Buboy. 'Di ba nung kakauwi namin, sabi mo magbabago. Mabait ako, ma'am. Mabait ako, hindi ako ganyan. Naawa ako sa kanya. Kaya nga sakit hindi sa mo sa ulo niya ako. Oh, kaya nga po ma-control mo 'yan kung may mga iinumin ka ng gamot. Kasi yun yung mga solusyon ay para maging okay yung relasyon nyo. Nahihilabang ko na yata siya. Bisa naman tayo gawin na. Ano ko yun? Sabihin mo na kung mapayag ka sa check-up na in-offer ko, no? Para mapa-okay yung pakiramdam mo, no? Tapos iwasan mo yung mga bisyo muna. Huwag ka munang magparabisyo, no? Ano muna? Titigilan ko po, ma'am, yan. O, titigil. Titigilan po. Oo. Maganda yan sa katawan, pero kailangan mo pa din ma-check-up para ano, no? Ha? Kung mapa-check up ka man, may ituturo sa iyo na gamot, magiging okay yung pakiramdam mo, yung parang magiging okay din yung relasyon nyo bilang mag-ina ni Buboy, hindi yung ganyan nagkakagulo kayo. Kasi nung isang araw lang yung okay kayo, 'di ba? Tapos merong day din, merong araw din na napapaano siya, 'di ba, Buboy? Hindi ko naman po siya pinapasama. Hindi ko naman po siya inaano si Mama. Gusto ko nga kasi paulit-ulit na rin po ako nang sinasabi sa kanya na kinakausap ko siya, sabi ko, anong problema, mama? Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Sabi ko, yun po. Tapos, sabi ko, ano? Anong gusto mo? Sabi ko sa kanya. Yun po. Yun yung ano mo sa kanya. Hindi naman siya nagsasalita. May ano nga yun, may nararamdaman yan si Nana, hindi lang nagsasabi sa atin. Kailangan talagang ma-check up ng doktor, mabigyan ng gamot para mapaayos yung kalagayan yung mag-ina. Kasi once na pinabayaan mo yan, baka lalala pa yan, mas mahirapan ka. Tagal na nga po ako nahihirapan. Simula pa nung unang-unang dating ko pa na nagkagugulo na dito. Kasi matigas yung kalooban po ni Mama. Pares lang pa lang ugali kung sabihin. Matigas yung kalooban po niya eh. Pag pinag-sabihan siya ba, galit pa. Tulad po nung pinabihan ko siya na huwag ka naman nag-sigarilyo, Mama. Nagalit po siya. Baka iniisip ni Nanay Maribit na magtatrabaho si Buboy sa amin ay hindi na kayo may vlog. Iba-vlog ko pa din kayo, Nay. Hindi na nga daw po ako, sabi niya. Hindi. Kasi ako nga mismo nagsasabi sa kanya, hatiran mo si mama mo ng ganito, bigyan mo. Ma-vlog pa din ako dito kasi syempre nandito yung pabahay ko sa inyo. Pero kung ganyan nagkakagulo, na ganyan nga nagkakaproblema ka sa akin, sa pagtatrabaho ni Buboy sa amin, posible nga nai na matigil ang pagbablog kung ganyan, yung tulong na maibigay sa inyo. Lalo mapapanood ng mga sponsors natin yan. Sinabi naman na niya lahat eh. Meron na, sa kanya lang. Ano yung sabi? Yung tulong na binibigay? Sinulo ko? Hindi ah, tignan mo. Mama.
Binilihan ko yung damit nyo. Tsaka may nagbigay ng sapatos kay Buboy. Meron din sa iyo, di pa nagdating. Sinabi ko din kay Buboy yan, di ba Buboy? Okay. Nasabi ko may binigay sa iyo na sapatos. May dadating din kay nanay. Sabi ko nga kay doon sa sponsor. Sabi ko kay sa sponsor, parang halos magka-size lang kami ni nanay. Sabi ko medyo maliit lang yata konti ang paa niya. Magkaroon ka din kung ano yung mga nakita mo kay Buboy. Meron din sa iyo, nay. May sasabihin ka pa, nay. May pupuntan pa po kami. May wala next project na naman ako. May papababahayan ako. Wala ka na sasabihin. O sa mga viewers mo na nanonood sa iyo, anong gusto mo sabihin? Salamat po sa mga viewers na tumutulong. Sa mga viewers na walang sawang nanonood. Oo, walang sawang nanonood na sumusuporta sa bulog ni Buboy. Oo. Maraming salamat po sa support ninyo sa anak ko. Walang tigil ng pagsuporta at walang tigil sa pagpanood. Maraming pong salamat. Oo, huwag niyo sasama loob mo. Huwag niyo po, huwag po kayo sasamaan loob sa amin at maano din po yan, maayos din po. Yan. Yeah. Magiging okay din po ang lahat. Yan. Okay. Sige. Basta i-ano mo sa akin, Buboy, kung papayag si mama mo sa pag-check-up, ano? At para, ano, at kung papayag na siya, nasasama ka sa amin, anytime naman, ano? Pwede naman po siya tanungin ulit, ma'am, kung talagang ano, kasi maganda lang naman, napayag si mama pag nandito kayo, pag wala na, ako naman ang inaano niya. Ikaw na, tatanungin ka na ni Buboy, o tanungin mo si mama mo. Po yan i-mix sa akin. Kanina ko pa po yung tinatanong kung papayag nga siya. Ano? Makaawa na nga po ako dyan na para sumama lang makasama ko sa inyo sa makapagtrabaho ko. Hindi naman niya po. Hindi naman siya nagsasalita. Ikaw nga magtanong kay ano, Nanay Maribik. O ano? Nay, anong decision mo kay Buboy? Ibigyan, ayaw mo ba siya magtrabaho sa amin o ano? Basta't ang isipin mo po, Nanay, yung pagsama niyo sa amin ni Buboy, kung sakali mong papayagan ninyo, yung po ay bilang trabaho, hindi para sa kung ano man na kalokohan o pagpapakasarap sa buhay, wala pong ganun. Kasi ahirap po ang dinadanas namin. Kahit kami ng bundok, naranasan niya ni Buboy, napakalayo ng nilakad namin, kasama namin siya. Dapat nga po, eh, may pagmalaki niyo pa si Buboy sa ibang tao dito na, ah, ang anak ko, kasama na ng mga tumutulong na rin ang anak ko. Kasi sa totoo lang, kapag kasama namin si Buboy, tumutulong na rin po siya at siyang nagdadala ng mga ibibigay, gano'n. Trabaho po yun, Nanay. Yun po ang isipin ninyo doon. At tuwing hapon, nandito si Buboy. At ang nakita niya naman, pag natapos na kami ng vlog ng mga 5, uwian na kami, kanya-kanya na kami. Si Rans, uwi na rin yan. Kami, uwi na, mag-edit naman kami. Si Buboy, uwi na dito. At ang plano namin, magkaroon kayo ng service. Para kung halimbawa day off ni Buboy, kasi may day off din kami ay. Kung day off ni Buboy, o di kung hindi na kayo kailangan manghiram ng service. Kung kailangan nyo mag-grocery at may sahod na si Buboy, punta kayong sentro, may sarili na kayong motor. Diba? Basta ipapangako lang ni Buboy. Buboy, halika. Ipapangako mo ba na kung sakaling magkaroon ka man ng service, hindi mo gagamitin sa anumang kalokohan. Gagamitin mo para sa inyo, sa pamilya niyo, sa pangangailangan ng pamilya. O, siyempre, sir. At saka wala naman po kung yung sa mga barkada na Kasi matito. Baka dumating yung time, Buboy, na pag may service ka na, eh, may mga magkaroon ka ng barkada magkakit sa'yo, eh, go ka lang ng go. Mababayaan mo yung trabaho mo kasi may service ka. Mas mapapalapit ka dun sa mga pwede mo mapuntahan ng ano. Sa akin po, hindi ko po magagawa yan. Tsaka, unang-una, sa inyo nga, pinagbabawalan na lang mama, dun pa kaya sa mga barkada ko. Kung sakali magka-service ka man, yun, Nanay, galing yun sa paghihirapan ni Buboy, sa pagtatrabahuhan niya rin yun. Kaya, yun lang, suggest lang namin sa kanya, yung, kung sasahod ka na sa amin,
pwede ka nang magkagaya ni Ranz. Si Ranz naman, naguhulog yan ang motor niya, ano din, sa sahod din niya kinukuha. Pero hindi naman ibig sabihin nun, lahat na lang ng sahod mapunta doon, palaging meron doon, kumbaga budget yun, meron para sa inyo, sa pagkain nyo. Katulad doon sa akin, yung senas katapusan, yung sa pangkatapusan ko ang hulog sa motor, yung sa pagkasena sa pamilya. Pamilya. Gano'ng nangyari sa akin. Basta, sige, hindi yan ano, hindi yan kalukuhan. Tsaka huwag mong isipin na, ni Maribik, halika. Huwag mong isipin na ni Maribik na, halimbawa si Buboy at si Alma ay may gagawing kalukuhan. Hindi po. Akong sasapak sa dalawa na yan. Hindi po. akong laging araw-araw kasama niya nila. At tsaka hindi mangyayari yun kasi kasal kami niyan. Ano? Tsaka hindi maiisipan ni Alma yun. Ano? Tsaka hindi ko rin po yung magagawa sa inyo. Tsaka si Buboy, mahiyaan ito. Malaki din ang respeto nito. Grabe nga ang pagpupo niyan sa amin. Ngari-ngari ko nang aring balbagan ito. Ginagawa ko matanda. Po ng po sa akin. Hindi, respeto lang. Respeto. Kaya nagkagan siguro na sa na-stress din sa akin. Oo, nanay. Kasi siya, lagi ko po niya sabi sa kanya, sa ginagawa mo mama, lalo mo kung pinapalayo sa iyo. Kasi nanay, ganito ah, bingitang sample, may yung kadalasan na sobrang higpit na sa mga anak, yung talagang halos masakal na, lalo doon nakakaisip mag-rebuild yung anak. Ayaw mo yun na medyo may, hindi naman sobrang luwag, kumbaga may, medyo maluwag, at least si Buboy, huwag kasama kayo dito, hindi niya maisipan yun. Pasensya na. Ano? Pasensya na ha. Okay lang yun, basta nanay, ang request namin sa iyo, pumayag kang, gusto mo para sa tayo magpa-check up, ako di magpa-check up din ako. At minsan minsan may nagagalitin din ako, magagalitin. Eh kailangan natin inom tayo ng ano para. Ano kasi nagpa-BP up kami noon. Parang mataas ang ano mo, mataas. 100 yata. Ng 50 over. Ano. Sige nanay ha. Sige, pagkatapos pag alis namin, ayaw naman namin na dahil tayo lang magkakaharap. Ganito tayo. Promise. Mamaya pag-usapan niyo ni Buboy, ha? Promise. O pwede niyo nga budgetin, mama, ganito sa soring ko. Ganito eh, dalaan natin sa ganito. Sabi ko nga kung ano yung makakasa kayo, ma'am. Sige, ayos lang yun, nanay. At ganyan po talaga. At sabi nga namin, baka naman kasi gusto nyong magpakananay talaga kasi nga, antagal nyo siyang... Yung tatay ko, ganun din ay, Nanay Maribik, matagal din kami din ang kasama. Iniwan din ako ng tatay ko ay, parang kay Buboy din. Pero yun nga, talagang bumabawi siya, ganun. Gusto niya lagi kami magkasama. Naintindihan ko, baka ganun din kayo. Gusto mo lang laging kasama si Buboy kasi nga, antagal na panahon yung din ang kasama. Ayan o, gusto mong bumawi sa kanya, ano? Pasensya po, sir. Okay, nanay. Ayos lang yun, nanay. Salamat po, ma'am. Sa mga tulong. Oo. Wala yun, nanay. Huwag mo isipin yun. Tsaka, huwag mo isipin na porque kasama namin si Buboy, hindi na kami hindi na dito po na si Commander para maghatid ng tulong. Ganun pare, walang magbabago. Oo, walang magbabago. May tulong na sa inyo, may kinikita pa si Buboy. Oo. Pag nandipunta si Alma dito, mag-vlog naman sa inyo. Salamat. Kung naman ang kakausapin. Turing ninyo sana po na ayan di iba. O nanay, parang kapatid na namin si Buboy at masipag po ito. Kakatuwa po ito. Sipag. Opo. Kasi nga po ang nagano. Napakaliksi po nito. Ito nga alas 5 pa lang. Gising na. Nagwawalis na doon sa Isabela. Kaya tuntua kami. Kaya magtiwala kapatid po dito. At ano ito? Hindi ito ano, kagaya ng iba. Hindi ito kagaya ng ibang kabataan na ano, no, parang puro kalukuhan siya, hindi po eh. Ano? Mas malalayo nga sa kalukuhan yan. Malalayo ito sa bisyo, malalayo sa kalukuhan kasi kami wala namang kaming bisyo. Yan, sinasama pa namin sa simbahan. Simbahan. Sama niyo ko sa simbahan. Oo, pag ano pag nandito na yung mama ni Commander, masimba tayo ano. Tapos na, para ano. Nabanggit nga po niya, nabanggit niya, sabi niya ay baka daw. May iba pa kaming katayo na pupuntahan sa ibang sa katulad sa Bicol. Ibang lugar. Eh bakit daw ang sabi ni Ma'am Alma nung una ay sasama rin siya doon sa Bicol. Baka na naman daw hindi naman siya isama. Sabi ko kung malaki lang ka ako yung sasakyan. Yung nakaraang kasi nanay, ang problema natin doon, ang dami namin, yung nanay ko. Ano, kumbaga eh, hindi na tayo ligtas doon sa sasakyan kapag ipipilit natin. Kaya nakiusap ako kay Alma, no, sabi ko, kung gusto mong mabigyan ng trabaho, isa man sa kanila, isa na lang muna. Kasi ako nagsabi po nun na, si Alma, gusto niya dalawa kayo. Oo. Gusto niya dalawa kayo. Oo, pinagpipilitan ko sa kanila. Sige na, pwede. Sabi ko, eh buhay naman natin yung nakasalalay dito, hindi tayo safe dito. Ya mo nanay, pag may mission kami, kasi nanay may plano kami ha, pinapanda lang kita ngayon na pinayagan mo. May mission kami na, halimbawa, tatlong araw kami sa north, sa sur, ganyan, para mamigay ng mga bigas sa mga tao. Kung maluwag kami at mayroon na kaming maayos na service, sasama ka namin, ha? At makakatulong ka din sa amin doon, ano? Pwede ka din magbigay-bigay baga ng mga bigas, ano? Kung sasama ka namin, ano basta, na yung sasakyan namin, kaso nga lang, magkaroon tayo ng
service na maayos-ayos, mm-hmm, sasama ka namin, ha? Hmm. Okay. Sige po, nanay. Salamat po sa inyo. Sige, sige. Sige, ma'am. Okay. Nasaan yung avocado? Ayusin niyo yung relasyon niyo bilang mag-ina. Maiksi lang ang buhay natin. Oo. Sa kabilang buhay, di hindi natin alam kung magkakilala pa kayo doon o magkasama pa kayo doon. Kaya dapat hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, sulitin nyo na yung relasyon nyo bilang mag-ina. Ayos naman. Kasi pag nawala ang isa sa atin o parehas sa tayo nandun, di natin alam kung magkakilala pa tayo doon. Di ba? Opo. Ang masasabi ko lang, sir, sa akin po, ako ayos naman po talaga ang ano ko sa magulang ko. At talagang magulang pa rin naman talagang turing ko sa kanya. Mm-hmm. Hindi naman ibang tao. Mm-hmm. Ang sa akin lang po, nasasaktan ako po. Palagi yan sinasabi na ano, na binabaliwala daw sila. Huwag mo isipin na yun na binabaliwala ka kasi si Buboy. Kahit nasa malayo yan, ang iniisip niyan kayo. Puro kayo. Puro ikaw. Puro ikaw at alam si mo, kapag minsan nga, kapag kinakausap na si Buboy na ano, na parang tungkol sa iyo, lagi niya sinasabi, nanay ko pa din po kasi, ganito ganyan. Lagi niya sinasabi yun, laging ikaw, laging nanay ko po kasi yun, nanay ko po kasi yun. Nakingi pa nga siya ng pasensya. Pasensya niya na po. Ako na lang po nangyong pasensya. Nanay ko po kasi yun, nanay ko po kasi. Nanay ko pa din, nanay ko pa din. Oh. Yung sa ganun pa lang, kahit na matagal ka hindi nagkasama, talagang yung pagmamahali sa'yo ni Bubi bilang nanay, talagang nandun talaga. Ano nanay? Amat po. Sige. Sige, mapunta muna kami. Pasensya na po sa... Ayos lang yun. Okay lang yun. Oo. Basta ayusin nyo. Sinasabi ko sa inyo, sa kabilang buhay, hindi natin alam talaga kung ang mababao lang natin kapag sa huling hininga natin yung memories naman ng pamilya natin, yun na lang. Habang naghihingalo tayo, yun yung may isip natin kasi sa kabilang buhay, hindi natin alam kung magkakakilala pa tayo dun, di ba? Gustuhin nyo ba na kapag naghihingalo na tayo, may isip natin yung pag-aaway ng pamilya, di ba? Sama, naghihingalo ka na nga, yung sama pa ng loob yung may isip mo. Eh kung masaya kayo ngayon na nagsasama, di yun yung maiisip natin sa huling hininga natin, di ba? Tsaka lagi ko po sinasabi sa kanya, kailangan maging masaya ka na lang po, mama, tapos magtulungan tayo. O, tulungan kayo. Diyan, makikita ng mga nagmamaliit sa inyo na tao na kapag nagtutulungan kayo, unti-unti kayong nagbabago yung buhay ninyo. Yung tingin sa inyo ng tao, mababago yun. Kasi ang gumagawa ng tingin ng tao sa atin, tayo mismo, kapag tayo ay nagbibisyo, nagaganyan, ang tingin talaga ng tao sa atin, mamaliitin lang tayo. Oh. Parang inom-inom lang naman yan, wala naman yan dito sa lupa. Tapos sabihin na walang sila. Pero kung tayo ang pinaipapakita natin sa kanila ay napakasipag niya mga yan. Talagang tinan niyo naman ang buhay, nagbabago na kasi ang sipag nila. Oh. Diba, ang sarap akong ganun. Sige nanay ha, huwag na kayo mag-away at kayo ay magnanay. Kagabi lang naman po eh, kanina lang tapos kagabi nagtalo po kami ni mama kasi buwangan nung sa ayaw niya akong bayagan na sumama sa inyo. Sabi nga niya ayaw na nga daw niya magpablog ako. Hindi po yun. Huwag ka na stress lang si mama mo.